Hello, good morning. So, welcome to my second vlog. For this vlog, itetest natin yung external mic na Boya BY-MM1. Kasi napansin ko, yung unang upload ko ng video, yung voiceover ko medyo ngungo. So, ngayon, experiment natin, itetest natin yung audio quality ng tatlong setup. First, yung Sony A6 lang. Ito yung camera ko. Yung built-in, tingnan natin yung built-in audio niya versus Boya MYMM Boya MBYMM1 with Oppo F1S and itong earphones na kasama yung Oppo F9. Okay? Yung test scenarios natin, tatlo. First, voice-over lang. Magbabasa lang ako ng line. Tapos, second, yung music galing sa laptop. Tapos yung third, music galing sa laptop pero may kasamang electric fan. Tignan natin kung alin dun sa tatlong setup yung makapag-reduce nung noise galing sa electric fan. Okay? So, start na tayo. Bali, yung setup pala natin ay yung dalawang setup, yung Sony A6 pati yung external mic na Boya, mga around 1.5 meters away from me. Samantalang ito namang earphone, syempre malapit lang sa akin. Okay? So, start na tayo. Test 1, voice over lang ni Kervin. Okay. This is an excerpt from Desiderata by Max Irham. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy conclusion, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul, with all its sham, drudgery, and broken dreams. It is still a beautiful world. Be cheerful, strive to be happy. So, ito, isang favorite line ko galing sa poem ni Max Irham na Desiderata. So, that's for our test number 1, voiceover. Okay, yung next test naman natin, music from laptop. Titingnan natin kung ano yung mas maganda pag galing na sa isang device. This is to make sure na consistent kasi baka yung sa lakas ng boses ko lang nadadala. Okay, so test number 2, music from laptop. You say you'll be down to fight. The smell of your perfume. You can read my mind. Cause when you look at me with those eyes, I'm speechless. Staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret. Cause watching you is all that I can do. And I'm speechless. You already know that you're my weakness. After all this time, I'm just as nervous. Time you walk into the room, I'm speechless. Okay, so yun yung second test natin, music from a device, tapos yun lang. Okay, now let's go on to the third setup. Music pa rin from laptop. Pero, i-on na natin yung electric fan. On natin yung dalawang electric fan. Okay, i-on ko lang saglit yung dalawang electric fan. Naka-on na yung dalawang electric fan natin.
Ayan, para medyo may testing din ko sa voice over, ito, try ko magsalita kahit nakabukas yung dalawang electric fan. Tingnan natin kung alin pa rin yung mas okay. Now, ipe-play ko na yung music from laptop. With a Smile by Eraserheads. Yun na yung third test natin. Sorry, napasabay. Okay, so ngayon, i-check ko muna yung audio recording ng tatlong setup natin. Tapos babalikan ko kayo for the results kung alin yung pinaka-okay. So stay tuned. Thank you. And habang ginagawa ko yun, ipa-play ko na lang muna dito yung unboxing nitong external mic na Boya. Okay? Hello ulit! So, ayan. Tapos na yung testing natin ng audio for the three setups na tinest natin. And my conclusion is, Sony A6 pa rin. Bakit? Nung kinocompare ko yung audio ng Sony A6 versus yung external mic na Boya, pareho naman yung audio quality nila, hindi masyado nagkakalayo. Except syempre dun sa earphones, hindi talaga maganda pag earphones yung ginagamit mo for recording. Kaya ang pinapinagpilian ko yung Sony A6 versus yung gamit yung external mic na Boya. And kung ako'y tatanungin nyo, walang masyadong difference. Kaya dun pa rin ako sa A6 para hindi na kayo gumastos. Lalo na pag yung kwarto nyo wala naman masyadong ingay, hindi kayo naka-electric fan, walang masyadong noise na nakapaligid sa inyo. Stick with your A6 para sa akin kasi sayang yung cost ng 1130. Sayang lang kung hindi mo rin naman magagamit. Pero kung maraming noise sa paligid mo or nag-shoot ka medyo talaga magugulo yung lugar, eh hindi naman siguro masyadong kawalan pag bibili ka ng external mic para mas maganda yung audio quality mo. Kasi yung pinaka tingnan niyo na lang sa video ulit, yung pinaka comparison talaga is yung nag-electric fan na mas malakas naman talaga yung si Sony, pero nakuha niya rin lahat ng ingay ng electric fan eh. Unlike ito, kahit pa medyo mas mahina, pero somehow na to-turn down niya or napapahina din niya yung tunog or yung ingay ng electric fan. So, yun yung conclusion ko. First, tapan pa rin ang audio ng A6. Second, yung external mic. And last, na gamitin niyo for vlogging is yung earphones. Okay. Ayun.
For the second part naman ng aking vlog, kukwento ko kung bakit ko naisipang mag-vlog, kung ano yung reason ko. First, yung first reason ko, I want my vlogs to be my online digital photo album. Bakit? Kasi gusto ko ina-archive yung mga photos and videos ko. Ever since college, talagang nasa akin pa yung mga pictures and videos ko. Simula na magkaroon ng digital camera at saka mobile phones na may camera. Nasa akin pa. Pero syempre, pag nasa akin, naka-store lang. Tapos, syempre, nakukorrupt naman yung storage mo, hard drive mo, nakukorrupt yan eh. And we don't know. Kung ipaprint out mo man, hindi mo alam kung mababagyo, maonday, or kukupas. Pero as naisip ko, pag ginawan ko ng videos tong mga to, talagang pwede, di ba? Tapos i-upload ko siya sa YouTube. Para in the future, kung papakita ko to sa mga pamilya ko, ito na lang vlogs ko yung titignan namin. Tapos nandun pa yung kwento ko. Parang ang awesome lang na yung vlogs na lang tinitignan instead of yung photo albums, di ba? Parang magiging ano rin yun. Bonding moments pag tinitignan nyo mga life moments. Okay, yung second reason naman kung bakit gusto kong mag-vlog, yung second reason, gusto kong maging video editor. Gusto kong i-enhance yung skills ko in video editing, in photography, in digital arts, in bakit? Kasi ever since gusto ko na talagang kumukuha ng litrato at ng videos. I love capturing life moments and telling stories about these life moments. Ay naisip ko, during lockdown, ito na yung moment para umpisan ko. Saktong-sakto 30 years old na ako ngayon. So, maybe magandang mag-enhance din ng second skill na gusto ko talagang gawin. So, yun. Kaya, ang gandang opportunity na itong vlogging kasi natututo akong mag-edit at ng videos. And, ayun, I believe naman na after nitong COVID pandemic, tayo mga tao, we will go back to celebrating life, celebrating moments, physically. So, pagkatapos nun, pag bumalik tayo sa normal na yun, gusto ko maging ready ako to capture those life moments. Yun lang yung two reasons ko for starting my vlog. So, ayun, salamat. Kung nanood ka up to dito sa dulo ng video na to, maraming salamat and see you again. Bye-bye!